Sa isang liblib na baryo sa Samar, nangyari itong kwento na ito. Hindi ko nga lang pwedeng banggitin yung lugar, lalo at baka makilala pa po ako. Palagi kitang naririnig sa mga terminal ng tricycle at jeep, kasama ang iba pang mga narrator. Kaya alam kong may mga taga sa amin na nakikinig din dito. Kaya itago nyo na lamang din ako sa pangalang Dodoy. Isang hamak na mangingisda sa probinsya namin. Ngayon, ako naman yung magbabahagi ng karanasan ko. Na matagal na panahon na rin ang nagdaan nung mangyari ito. Galing kami ni Ben noon sa pangingisda. Isang ordinaryong madaling araw lamang yon sa amin. Madaling araw talaga kasi kami lagi umuwi. Gabi din kami nagpapalaot. Tapos madaling araw na kami kong makauwi. Mga alas 3 o alas 4. Diyan lang banda lagi yung oras ng pag-uwi namin. Sa pagkakataong ito, mga alas 3 pa lang. Inilabas pa ni Benon ang kanyang dalawang biskwit na baon. Binigay pa niya sa akin yung isa. Madalas, naghahapunan naman kami bago umalis. Pero pagod lang din talaga kapag pauwi na, kaya nakahiligan talaga ni Ben na bumaon ng biskwit. Ako naman kung ano-anong prutas lamang yung dinadala ko. Madalas saging. Para habang nasa gitna kami ng laot, meron kaming nakakain. Alam kong mga kapwa kong mangingisda lamang yung makakaintindi nito. Pero kapag nasa gitna ka ng laot at medyo pagod na, parang lahat talaga ng pagkain lalong sumasarap. Pareho kaming merong bitbit noon. Mga gamit lang at yung mga nahuli namin. Na nung pagkakataon nga na iyon ay hindi naman karamihan. Sakto lang na makaraos. Medyo mahina talaga ang huli namin noon eh. Magkapit bahay lang kami ni Ben. Pero medyo malayo-layo pa yung bahay namin doon sa may tabing dagat. Nasa kalagitnaan na kami nung may narinig kaming naglalakad sa likuran namin. Hindi naman yung sobrang klaro talaga na merong naglalakad. Alam mo yung tipong may mga yabag ng paalang talaga kaming naririnig. Nilingon ko yon. Narinig mo ba yon, Tol? May naglalakad dyan sa likod pero wala naman. Sabi ko noon, pagkatapos kong lingonin at ilawan. Pero wala talaga akong nakita. Ang sabi ni Ben, baka guni-guni lang daw namin. Weirdo nga lang na pareho naming narinig. Pero ganon yung iisipin namin. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Hindi nga siguro inabot ng 2 minuto. At agad naman yung nasundan ng mga pagaspas. Alam po ninyo yung tipong parang merong lumipad bigla. Pero halatang hindi lang basta-bastang ibon. Dahil malakas talaga na parang malaking ibon talaga yung lumipad. Habang patuloy na naglalakad, nararamdaman talaga namin na parang yung tunog ng pagaspas sumusunod din sa amin. Tumigil na kami noon at ibinaba namin ang aming kagamitan. Nung tumigil kami sa paglalakad, bigla ring tumigil ang pagaspas na naririnig namin sa malapit. Gamit yung dala kong flashlight, sinubukan kong isa-isahin yung mga puno sa paligid. Mga 3 puno pa lang siguro yung nailawan ko. Nung may biglang lumipad mula sa puno sa kanan namin, kaya agad kaming napalingon doon banda. Pero agad akong hinawakan sa likod ni Benon at pwersahan niya akong pinadapa. Kaya napadapa ako noon pero dumapa din pala si Ben. Sa punto din po na iyon, Sir Dan, biglang may napakalaking ibon na mabilis lang na dumaan sa itaas namin. Ang lakas ng hangin noon. Nahalata talaga na hindi lang ordinaryong ibon yon. Bigla na lang dumilim sa itaas namin noon nung dumaan ito, na parang sa pakpak pa lang halatang talagang may kalaparan. Akala ko talaga dumaan lang yon pero hindi. Nagsalita bigla si Benon. Muntik na tayong madagit nun, Tola.
Aswang yun. Nakita mo naman, diba? Wakwak yun, tol. Sabi nito. At pagkatapos nga niyang sabihin yun, biglang humunin ng napakalakas ang isang wakwak. Alam niyo po kasi meron yung malaking pinagkaiba sa ibong uwak eh. Mas mabilis po yung huni ng wakwak. Nung tiningala po namin ulit, paikot-ikot na yon, na parang napakalaking panike sa itaas lang namin. Doon ako nagsimulang kabahan. Dali-daling kinuha ni Ben yung lighter at sinindihan niya yung dala naming sulo na ginagamit nga namin sa pangingisda bilang reserba dahil minsan nauubusan ng baterya ang dala naming flashlight. Takot sa apoy ang mga wakwak. Subukan lang niya na dagitin tayo. Sabi noon ng kaibigan ko. At paulit-ulit niyang winawasiwas ang sulo habang itinataas niya yon. Sige, subukan mo! Sigaw pa nga ng kaibigan ko noon. Binitawan na namin ang aming mga gamit at yung konting huli na lang namin yung aming binitbit habang mabilis kaming lumayo doon banda. Nung halos patakbo na po kami, nakikita pa rin namin na paikot-ikot ang parang malaking panike. Hanggang sa bigla yung maglaho at bigla ring tumigil yung huni. Nung nasa may mga kabahayan na po kami banda, sigaw kami ng sigaw noon na meron ngang wakwak. Hanggang sa isa-isang sumindi ang mga ilaw sa mga bahay, nahalatang nagising na yung mga ito. Naglabasan pa yung iba at naabutan nila kaming humahangos na sa kaba. Nakita mismo namin eh. Pinainom nila kami ng tubig. Inilawan nila ang buong paligid, pero wala na rin kaming nakita pa. Laking pasalamat ko noon kay Ben, dahil kung hindi dahil sa kanya, baka nadagit na talaga ako. Nakarating naman kami sa bahay namin noon ng ligtas. Pero nandoon pa rin yung kaba kung sakali mang mapadaan kami ulit doon. Kaya ilang araw muna kaming hindi nangisda noon. Medyo nag-ingat lang din muna kami. Lalo at grabing kaba din yung naramdaman namin noon. Pero may isang detalye pa kung hindi nababanggit. Nung nakaraang gabi, bago yung gabing hinabol kami ng wakwak, meron pang ibang nangyari. Pauwi na kami sakay ng motorboat na gamit namin sa pangingisda. Nagkataon na magkasama kami sa isang bangka noon ni Ben. Dahil nasira nga yung gamit ko. Nung pagdaong namin, hindi namin nakita ang isang bangkang desagwan at nabunggo namin yon. Bangka yon ng kababaryo namin na tawagin nating Mang Dolpo. Nagkataon kasing malalim yung tubig noon. At itinali lang niya ang bangka sandali. Dahil meron lang siyang binalikan. Kaya nasa tubig yon at nakahanda na. Sulo lamang yung gamit namin noon na hindi na ganun kaliwanag nung pauwi na kami. Dahil paubos na nga yung gas. Kaya hindi namin nakita yung bangka. Nung mabunggo namin, nabali talaga yon na hindi na pwedeng sakyan. Siyempre, maliit lang yon kumpara sa gamit namin. Ginagamit lang yon ni Mang Dolpo para makuha yung kanyang bangkang dimotor na nakaangkla sa may gitna banda. Ang sabi naman namin ay babayaran namin pero mga ilang araw pa. Dahil kailangan muna namin na maghanap ng pera. Eh galit na galit po si Mang Dolpo noon. Nagkataon pa na itong kababaryo namin na ito, matagal na ring pinaghihinalaan sa baryo namin. Aswang daw sabi nila eh. Kaya nung merong humabol sa amin, yun agad yung una naming naisip. Isa pa, mas malapit sa dalampasigan ng kanyang bahay. Kaya makikita niya talaga kami kapag dumaan kami pa uwi. Baka may magsabi po dito sa inyo na malabo na merong aswang na nakatira malapit sa dalampasigan dahil ayaw nga nila sa tubig alat. Pero yung paniniwala kasi sa lugar namin, ayaw lang ng mga aswang sa tubig alat kapag nasaan yung aswang sila.
o kapag nagpalit sila ng anyo bilang hayop. Talagang ayaw nila ng tubig alat kapag ganon. Pero kapag nasaan yung tao naman yung mga ito, wala naman silang problema. Kaya nga nagagawa nilang makipaghalubilo ng malaya sa mga normal na tao. Ganon rin sa simbahan. Nakakapasok yung mga aswang na iyan sa simbahan basta't nasaan yung tao lamang sila o nasa normal lang nilang anyo. Ito po ay mga paniniwala lang din sa mga napapansin namin sa lugar namin. Nasa inyo naman po kung ano para sa inyo. Balik po tayo. Nangutang na kami ni Benon para makabayad na kami kay Mang Dolpo. At agad-agad nga naming ibinigay sa kanya. Pero nung binigay na namin, bigla siyang humingi ng karagdagang bayad. Dahil ilang araw din daw siyang matitigil sa kanyang trabaho sa pag-aayos ng kanyang bangka. Willing naman kami ding magbayad. Pero ang sabi namin noon, bigyan niya muna kami ng kahit 3 araw at babayaran namin lahat-lahat. Naintindihan naman namin ang sitwasyon siyempre at wala kaming balak na hindi magbayad. Pero hindi po nito nagustuhan na hindi nga agaran ang bayad. Kinagabihan po niyan, yung tatay naman ni Ben, yung nakaranas na habulin ng isang aswang. Si Mang Tony, yan po yung tatay ni Ben. Nakatambay kami noon sa may labas ng bahay nila Ben. Nung marinig namin ang kanyang tatay na sumisigaw habang tumatakbo papalapit sa amin, napatayo kami agad noon. At paglapit ni Mang Tony sa amin, meron itong mga galos. Ayon sa kanya, pauwi na raw siya nung may biglang humarang sa kanya. Agad raw siyang dinumog. Mababakas din po yon sa maruming damit ni Mang Tony. At meron din siyang mga galos sa kanyang kamay at sa likod. Ang sabi niya, nagawa lang daw niyang tusukin ng putol na kahoy kaya nakawala siya. Pero mukhang wala daw balak na biktimahin siya o patayin, kundi takutin lamang. Yun pala, nagkasagutan din daw pala si Mang Tony at si Mang Dolpo sa may tindahan nang dahil sa nagawa namin sa kanyang bangka. Nagkainitan din daw sila pero hindi naman daw sila nagkasuntukan. Kaya siguro pati yung tatay ni Ben ay tinakot nga nito. Yung nangyari po noon, nagdala ng baril yung tatay ni Ben at pinuntahan niya sa bahay nila Mang Dolpo. Pinaghahamon po niya. Sinigawan pa niya at lahat at pilit na pinapalabas ng bahay. Sa galit po nito, pinaputukan po niya yung bahay. At buti na lang, tumama lang yon sa pader na gawa sa bato. Doon na nga po dumating yung tsahe ni Ben at inawat po niya si Mang Tony. Meron din siyang dalang pera. At binigay niya iyon sa asawa ni Mang Dolpo para matapos na. Ni hindi man lang lumabas ng bahay si Mang Dolpo noon o kahit sumilip sa bintana. Kahit pa sinigawan na siya ni Mang Tony, naaswa nga siya. Nag-alisa na rin po kami agad noon. Nabayaran na rin lahat. At katunayan, sobra pa nga po. Ayon sa kapitbahay ni Mang Dolpo, bago daw kami nagpunta doon, nakita daw niyang pumasok si Mang Dolpo sa bahay nila doon sa kanilang pinto sa likod. Nagmamadali daw yon at hawak-hawak daw nito yung kanyang tagiliran na parang merong sugat. Parehong parte ng katawan na ayon kay Mang Tony ay nagawa nga niyang saksakin ng matulis na bahagi ng putol na kahoy na kanyang nadampot noong dinumog siya ng aswang. Umalat man yon sa baryo namin, mabilis lang din yung nakalimutan ng karamihan. Dahil na rin sa pag-iwas ng magkabilang partido, umiwas na rin po kami noon eh. Siyempre, ayaw din namin ang gulo. Lalo at mahirap din talagang patunayan ang tungkol sa pag-aaswang ng isang tao. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito at maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo po ako sa pangalang Brian. Hindi ko tunay na pangalan.
Ako po ay isang guro sa pampublikong paaralan sa kasalukuyan. Naisipan ko pong magpadala ng sarili kong karanasan simula nang mapakinggan ko ang kwento mong sa aklan din nangyari. True story ang kwentong napakinggan ko na iyon. At naniniwala po ako dahil naranasan ko rin ang ganoong pangyayari. Ako po ay 37 taong gulang na rin ngayon. At ako ay may isang anak na rin. Nasa 7 taong gulang pa lang ako mula nung nagsimula akong sumama sa tatay ko sa pangingisda. Ang bahay namin ay malapit lang din sa ilog. Pareho kasing hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang aking mga magulang. Kaya naman, pangingisda na ang pangunahin naming ikinabubuhay. Simple lang din ang buhay sa probinsya. At may pagkakataon ding wala talagang nahuhuling isda sa laot. Kaya sa mura kong edad, madalas akong isama sa pangingisda ng tatay ko. Madalas din ako noong mag-absent sa eskwelahan. Dahil kung minsan kasi ay magdamag kaming nangingisda ni tatay. At madaling araw na kami kung umuwi. Kaya syempre ay madalas wala din talaga akong tulog noon. Wala pa kaming kuryente ng mga panahong nasa elementarya pa lamang ako. Tanging ilaw mula sa gasera o kandila ang gamit namin sa gabi. Sa pangingisda naman ay palagi kaming may dalang sulo. Yun bang ilaw na may binugkos na telang gawa sa cotton sa dulo. Tapos, ibinababad sa gaas ng matagal na madalas ay mahabang kawayan pa ang hawakan. Hindi ko po alam kung nai-imagine nyo ang sinasabi ko o kung nakagamit din ba kayo ng ganoon noon. Pero ganun po yung usong sulo sa barangay namin noon. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, nagsumikap naman akong makapagtapos sa kursong education. Pinagsabay ko po kasi talaga ang pag-aaral at pagtatrabaho para matustusan ko ang mga gastusin ko sa kolehiyo. Ang ginagawa ko noon, nag-aaral ako sa umaga, tapos nangingisda naman ako sa gabi. Sa paraang yon ko ginapang ang pag-aaral ko. Kahit wala na rin akong tulog noon kung minsan. At sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos ako at nagtuturo na rin ngayon. Nasa kolehiyo na nga rin po ako nang mangyari ang nakakatakot kong karanasan. Second year college po ako noon. Tulad ng normal na gabi, naghanda na ako para magpalaot. Ako na lang mag-isa ang nangingisda madalas noon. Dahil medyo may edad na rin si tatay ng mga panahong ito. Bit-bit ang lambat, sagwan at sulo. Binaybay ko ang isang mahabang pilapil papunta sa ilog. Sa mga hindi nakakaalam, lalo na ang mga taga-syudad, pilapil ang tawag sa daanan ng tao sa mga palaisdaan. Mga nasa 100 meters din po ang haba ng pilapil na dinadaanan ko. At dahil mabigat din ang dalakong lambat at iba pang mga kagamitan, medyo mabagal po ang lakad ko. Sa aking paglalakad, nagsimula akong makarinig ng mga yabag ng paa. Nilingon ko ito at wala naman akong nakita. Tumigil ako sandali. At gamit ang posporo ko sa aking bulsa, sinindihan ko ang dalakong sulo. Nakailang posporo pa ako bago sumindi dahil medyo basa ang posporo. Hindi ko naman agad sinindihan ang sulo dahil kahit hindi naman bilog ang buwan ng gabing iyon, may liwanag naman din kahit papaano. Lalo pa at tinitipid ko din ang sulo dahil hindi naman ito nagtatagal talaga ng ilang oras. Patuloy na lang akong naglakad. Pero nagsimula akong makaamoy ng mabahong amoy. Talagang napakabaho nun. Kasabay nito ay ang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam.
Yun bang parang may nakamasid sa akin sa hindi kalayuan? Pero binaliwala ako pa rin at nagpatuloy ako. Nang makarating na ako sa bangka, inilapag ko na ang lambat at iba ko pang kagamitan. Tapos, tinanggal ko ang pagkakatali ko sa bangka. Itinali ko kasi ito sa maliit na puno sa may tabing ilog. Nang bigla na lang akong makarinig ng parang tunog ng uwak. Napatingala ako sa langit. Pero wala naman akong kahit anong nakita. Usap-usapan pa noon sa amin at sa Karatig probinsya tulad ng Kapis ang tungkol sa sinasabi nilang wakwak. Base sa mga kwento ng mga matatanda dito sa barangay namin, ito raw ang uri ng aswang na may malalapad na mga pakpak. Ang balat daw nito ay itim na itim at mabalahibo din ang katawan. Nakakakilabot ang anyo at tulad ng ibang aswang, may mahahaba rin daw itong mga pangil. Ganon po ang paglalarawan nila sa itsura ng isang wakwak dito sa aming barangay. At kalat na kalat dito ang mga kwento patungkol doon. Lalo at malapit lang ang aklan sa Kapis at Iloilo, kung saan mas laganap ang mga usapin patungkol sa mga aswang. Kaya aaminin kong medyo napapaisip na talaga ako noon. Pero kailangan ko talagang kumita ng pera para matustusan ang mga pangangailangan ko. Kaya naman nagpatuloy ako sa pangingisda ng gabing yon. Sa unang napwestuhan ko ay kakaunti lang ang mga isdang nahuli ko. Maliliit lang din ang mga yon. Kaya syempre ay nag-decide ako na lumipat naman ng pwesto. Sagwan ako ng sagwan nang muli na naman akong makarinig ng kakaibang tunog. Parang uwak talaga ang tunog nun, pero may pinagkaiba. Medyo mas mabilis at talagang nagbibigay ng kilabot sa katawan ko ang tunog na iyon. Kung taga-probinsya kayo, malamang nakarinig na rin kayo ng ganoong tunog. Hanggang sa nagsimula akong makarinig ng pagaspas ng pakpak sa malapit. Pero yun bang palipat-lipat ang tunog? Na hindi ko talaga mawari kung saan banda nang gagaling. Tumingin ako at lumingon-lingon sa paligid. Pero parang walang ibang nangingisda sa malapit. May mga ilaw naman akong nakikita mula sa mga sulo ng ibang nangingisda. Pero napakalayo pa ng mga yon. May kahabaan din kasi talaga ang ilog. At medyo malapad din kung ikukumpara sa ibang mga ilog. Sa gilid nito ay may mga ilang punong kahoy din. Yun bang mga puno na tumutubo talaga sa mga tabing ilog? Maya-maya pa, nagsilipara ng mga ibon sa isang malaking puno. Mga 20 metro lang ang layo nun mula sa akin, na para bang nabulabog ang mga ito. O baka naman, natakot. Doon ako mas natakot. Kaya dali-dali kong hinila ang lambat na noon ay nasa tubig pa. At mabilis akong sumagwan palayo. Halos hindi na ako lumingon noon. Dahil alam kong talagang may mali. Kahit medyo maliwanag naman ang buwan ng gabing yon, dahil malinaw naman ang kalangitan. Nagulat ako nang biglang dumilim doon banda sa akin. Yun bang parang may malaking anino ng kung ano na tinakpan ang liwanag na nagmumula sa buwan. Kasabay nun ay hindi maipaliwanag na biglang paglakas ng hangin. Kahit natatakot na talaga ako noon, nilakasan ko lang ang loob ko at tumingala ako sa itaas. At dito ko na nakita ang isang nakakakilabot na nilalang. Naaaninag ko pa rin ang anyo nito dahil sa sulo na nakatali sa dulo ng bangka ko. Maitim ang balat nito at mabalahibo. Sigaw ako ng sigaw noon. Nakakatakot ang mapupula nitong mga mata. Pero ang hindi ko talaga makakalimutan ay ang malalapad nitong mga pakpak.
Sa kabakaw ay dali-dali kong kinuha ang sulo. Doon banda sa dulo ng bangka. Hindi naman mahigpit ang pagkakatali ko dito. Kaya nung persahan kong hinila, agad naman itong natanggal. Alam kong gusto niya akong dagitin noon. Kaya naman sinubukan kong protektahan ang aking sarili gamit ang sulo kong hawak. Malaki pa ang apoy ng sulo na hindi basta-bastang mamamatay kahit malakas ang hangin. Kaya winasiwas ko ito ng winasiwas sa itaas. Habang paikot-ikot sa akin ang nilalang na may napakalapad na pakpak. Upang hindi ito makalapit sa akin. Alam ko rin naman na hindi siya basta-bastang makakababa. Dahil maalat din ang tubig ng ilog. Na alam naman nating kalaban ng mga aswang. Nakatayo na rin ako sa bangka noon. At buong lakas akong sumisigaw ng tulong. Habang patuloy kong winawasiwas ang sulo. Hindi ko alam kung takot din ba ang aswang sa apoy. O kung naabot ko ba yung mga pakpak niya noon. Pero sa ingay ng buong lakas kong pagsigaw, sigurado akong may nakarinig. Lalo at napakatahimik sa ilog. At siguradong alam din yun ang aswang. Kaya laking pasalamat ko nang bigla itong lumipad pataas at mabilis itong lumayo. Siguro ay dahil nagsilabasan na rin ang mga tao sa may mga bahay sa tabing ilog. Wala akong ibang naisip noon kundi ang sagwan. At mabilis akong sumagwan habang patuloy sa pagsigaw. Marami nang lumabas na tao noon sa mga bahay nila sa may tabing ilog. Kaya medyo kumalma na rin ako. Sa maniwala kayo o sa hindi, kahit isa akong guro na nagtuturo ngayon ng agham at matematika, alam ko at naniniwala ako na yun ang sinasabi nilang aswang. Maraming salamat po sa channel na ito kung mapili ninyo ang kwento ko. Yun lamang po. Salamat. Magandang gabi sa inyong lahat at sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Jovan at naninirahan dito sa Abuyog, Leyte. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, Sir Dan, ay karanasan ko po mismo. Noong minsang naging marupo kami ng aking nobya, na tawagin po nating Roxanne, na naging asawa ko na rin po ngayon. Taong 1998, nang mangyari po ito, at ng mga panahong yon, ay mga binata at dalaga pa lamang po kami ng aking nobya na si Roxanne. Dala ng kahirapan ng aking pamilya, at may kaya sa buhay naman yung pamilya ng nobya ko, kung kaya't ayaw sa akin ng mga magulang nitong si Roxanne. Dahil sa palihim kaming nakikita ng aking nobya, hindi katagalay na buntis ko po ito. Nung sabihin nga namin sa kanyang mga magulang na nagdadalang tao na nga itong si Roxanne, at nang malaman nga ng mga ito yung tungkol sa kanyang kalagayan, ay galit na galit po yung mga ito at pilit kaming pinaghihiwalay. Pero dahil sa mahal na mahal nga namin yung isa't isa at takot po kaming magkahiwalay, kung kaya't isang malaking pagpapasya yung aming ginawa. Tama po kayo nang narinig, kahit sa pamagat din mismo. Isang malaking pagpapasya yung aming ginawa, kahit na alam naming isusumpa ako ng pamilya ni Roxanne. Sa kadahilan ng inaya ko po siyang magtanan, at pumayag naman po ito noon. Noon nga pong magtanan kami ni Roxanne, napadpad kami sa lugar ng Kapis. Liblib po yon at halos wala ng kabahayan. Bako-bako na rin po yung daanan. At kahit po magpahanga ngayon, sa pagkakaalam ko ay wala pa rin pong halos signal doon sa lugar na aming napuntahan. Malayo na sa kabiasnan yung purok na aming napuntahan. Ngunit magkagayon pa man, ay okay lamang sa aming dalawa basta't wala pong makahanap sa amin. Yung mahalaga sa amin noon ay makapagsama kaming dalawa at wala nang makakapaghiwalay pa.
May nakilala naman po kaming matandang lalaki na tawagin po nating Mang Osteng. Pinatuloy po nito kami sa bahay na kanyang tinitirhan. Dahil sa nag-iisa lamang po siyang naninirahan sapagkat wala na po yung kanyang mga anak at apo. Siyempre, hindi naman po ito agad-agad. Noong bagong salta po kami doon, mga unang buwan po namin, ay nangupahan nga po kami. Dahil meron naman po akong kabarkada noon na nagrekomenda na dito nga po kami pumunta. Hindi naman po kami basta na lang pumunta doon nang walang basehan at walang tumulong. May mga kakilala po kami at kabarkada na tumulong po sa amin kaya napadpad nga po kami sa lugar na ito. Kaso nga lang, hindi rin po talaga namin kinaya dahil kaunting pera lang naman po yung aming dala. Kaya pasuko na po sana kami noon at hindi na po namin kayang mangupahan nung makilala po namin si Mang Osteng. Iniwan po namin yung bahay na nirekomenda lang naman po sa amin ang aming kakilala para doon mangupahan. Dahil wala po kaming pangbayad noon at wala pa rin naman po kaming trabaho. Mabuti na nga lang at meron pong tumulong sa amin. Yung mga anak nitong si Mang Osteng ay naroroon na sa bayan dahil doon na nga ito naninirahan. Kaya siguro pinatuloy rin kami ng matanda ng libre dahil naghahanap rin ito ng makakasama. Sa mga una at pangalawang linggo naming paninirahan doon sa kanyang tirahan, masaya naman po kaming dalawa ni Roxanne. Wala kaming naging problema dahil mabait po itong si Mang Osteng. Parang anak na rin po yung kanyang turing sa aming dalawa. Sinasama rin po ako nito kapag pumupunta siya sa bukid para magkopra. Nang sa ganoon ay meron nga akong kitain na pera. Lalo at sa paghahanap ko po ng trabaho doon ay wala rin talaga akong matinong mahanap. Kaya mas okay na rin po siguro yon. Kapag naman nakakauwi na kami ni Mang Osteng galing sa bukid, ay nakapagluto na rin ng pagkain itong si Roxanne. At magpapahinga na lamang kaming dalawa ng matanda. Isang pagkakataon po noon, hindi kami umakyat ng bundok ni Mang Osteng. Gawa ng umuulan-ulan ng araw na iyon. Kapag ganun po kasi ay madulas po yung daanan. At baka madulas pa nga po kami. Pasalukuyang nagpapahinga kami noon ng nobya ko sa may balkonahe. Nang magsalita nga po itong si Roxanne. Bakit kaya hindi pumunta si Aling Daling ngayon? Wika pa nga po nito. Tumingin naman ako sa kanya at nagtanong kung sino nga ba itong si Aling Daling. Ah, siya yung matandang palaging naglalako ng kakanin. Araw-araw yun na dumadaan dito ng ganitong oras eh. Kaya nga nagtataka ako kung bakit magpasangga ngayon ay hindi pa rin ito dumadaan. Siguro dahil din maulan. Gustong gusto ko pa naman yung mga kakanin na binibenta ng matandang yon. Tugon pa nga sa akin ni Roxanne. Ah, ganun ba? Baka maya-maya lang ay dadaan na yon. Medyo umaambon kasi kaya sigurado natagalan yung matandang naglalako ng kakanin na sinasabi mo. Wika ako naman sa kanya noon. Dahil hindi ko nga po kilala yung sinasabi nitong Aling Daling. Naisip ko kasi na baka naglilihi lamang itong nobya ko. Kaya't hinahanap-hanap nito ang nilalakong pagkain ng matanda. Nakita ko namang tumatangu-tangu lamang si Roxanne at panayong pagtanaw sa labas ng bakuran. At makalipas nga po yung ilang minuto ay hindi pa rin dumadaan yung matandang kanyang sinasabi. Nakita kong nayayamot na nga rin po ito sa kahihintay. Kaya naman sinabihan ko po siyang maglalakad-lakad ako at baka meron nga akong mahanap na nagbebenta ng kakanin. Baka kasi hanggang bungad ng purok lamang naglalako yung matandang sinasabi ni Roxanne dahil nga medyo masama yung panahon. Huwag ka nang sumama. Ako na lang yung maglalakad-lakad doon sa may bungad. Titignan ko doon kung naroon pa nga ba yung matandang naglalako ng kakanin. Wika ko naman sa kanya at ngumiti naman po ito at tumango. Makaraan lamang yung ilang minuto, naglalakad-lakad na ako papunta sa may bungad ng purok noon. Medyo nakikilala naman ako ng mga tao roon sa purok.
dahil mga ilang buwan na nga rin po kami noon. Kaya't panatag na akong maglakad mag-isa. Nang makarating na nga ako sa may bungad ay sandali pa akong tumambay sa may labas ng bahay ni Mang Antoy. Naabutan ko kasi itong nagbubungkal ng lupang daluyan ng kanal. Kaya naman nakipagkwentuhan na muna ako. Makikita ko naman kung sakaling dadaan yung matandang maglalako ng kakanin. Dahil nasa may tabing daanan lang rin naman yung ginagawa ni Mang Antoy. Teka, mukhang may hinihintay kayata. Sino ba yung hinihintay mo? Tanong pa nga po ni Mang Antoy sa akin noon. Ay naku Mang Antoy, mukhang naglilihi po kasi si Roxanne eh. Kanina lamang habang nagkukwentuhan kami, hinahanap niya ang matandang babaeng naglalako ng kakanin. Tugon ko naman po noon sa matanda. Napakunot noon naman po yung asawa ni Mang Antoy at nagtanong kung sino nga ba yung matandang tinutukoy kong naglalako ng kakanin. Nga po pala kapag nag-uusap po kami, magkahalo po yung Tagalog at yung salita nila. Dahil hindi pa nga po ako gaanong marunong sa kanilang lingwahe. Kaya tinatagalog ko po kapag medyo may hindi po ako alam. At tinatagalog rin naman po nila ako kapag medyo hindi ako makaintindi. Pero tuloy po tayo. Naku, yari na. Baka mamaya yung tinutukoy ng asawa mo ay yung matandang bantog na aswang. Bulalas pa pong sambit ni Mang Antoy at nagkatinginan silang mag-asawa. Bantog na aswang ho? Tanong ko pa nga po noon. At magkakasunod namang tumango yung asawa ni Mang Antoy at nagwikang sa pagkakaalam niya ay isa lamang yung matandang babaeng naglalako ng kakanin sa kanilang lugar. At yun nga yung matandang bantog na aswang na naninirahan daw sa may karatig sityo. Nako iho, pagsabihan mo yung asawa mo na huwag nang masyadong lumapit sa matandang yon. Huwag din siyang bibili ng mga nilalako ng matanda. Mahirap na at baka mamaya ay may kung ano pang nilagay yung matandang yon sa kanyang nilalako. Wika pa nga ng asawa ni Mang Antoy. Nang mga sandaling yon po, Sir Dan, hindi ko na alam kung pakikinggan ko pa ba yung babala ng mag-asawa o hindi. Dahil sa totoo lang, simula pagkabata ay hindi talaga ako naniniwala sa mga usaping kababalaghan. Lalo na nga sa sinasabing aswang. Marahil ay nahulaan ng mag-asawang hindi ako masyadong naniniwala sa kanilang sinasabi. Kaya naman nagwika si Mang Antoy na wala naman raw mawawala kung maniniwala ako dahil para rin sa asawa ko yung kanilang sinasabi. Para hindi mapahiya yung mag-asawa ay tumango na lamang ako at nagpasalamat sa kanila. Sige ho, hindi na po ako bibili ng kakanin. Babanggitin ko na lamang po sa asawa ko yung inyong mga sinabi tungkol doon sa matandang bantog na aswang. Wika ko pa nga sa kanila. Mas mainam na yung nag-iingat iho, lalo na at dayo lamang kayong mag-asawa at buntis pa yung asawa mo. Wika pa nga ng asawa ni Mang Antoy. Sa totoo lang po kasi, ang pakilala sa amin ni Mang Osteng sa mga taga roon ay kaanak niya ako at asawa ko si Roxanne. Kahit po nung una ay nangupahan naman din kami doon, pinalusot na lang din po namin. Hindi niya sinabi sa kanilang nagtanan kami ni Roxanne. Sana nga lang mali yung hinala ko, pero malakas talaga yung kutob ko na siya yung matandang tinutukoy ng asawa mo. Wala naman kasing ibang naglalako rito ng kakanin eh, kundi yung matandang yun lang. Sa totoo lang, wala rin ganong bumibili. Dahil karamihan dito ay alam na nga rin yung tungkol sa matandang yon. Dagdag pang wika ng asawa ni Mang Antoy. At matapos nga po kaming makapagkwentuhan ay umuwi na nga rin ako at sinabi kay Roxanne yung tungkol sa mga sinabi ng mag-asawa. Hindi naman naniniwala ito, pero marin ko po siyang sinabihang alang-alang sa aming magiging anak ay iwasan na lang nga niya yung matanda. Kahit naman kasi pareho kaming hindi naniniwala, ay may kung anong nasa likuran ng aking isipan na parang nagsasabi
na totoo yung mga sinabi nila Mang Antoy. Mabuti na lamang po noon at nakumbinse ko naman si Roxanne. Kaya't ng mga sumunod po na araw, sinabi nito sa akin na hindi na raw siya bumibili at iniiwasan na raw nito yung matanda. Hindi ko naman din alam dahil palagi nga kaming wala sa bahay, pero nagtiwala na lang din ako sa aking asawa. Hanggang sa isang gabi, nakaramdam ako ng pagkaihi noon at dahil nasa loob pa ng banyo si Roxanne. Kung kaya't lumabas na lang ako ng bahay at sa gilid malapit sa may puno, ay doon nga ako umihi. Habang umiihi na nga ako noon ay nakaramdam ako ng mahihinang kaluskos na parabang may kung anumang hayop ang marahang gumagapang sa may talahiban malapit lamang sa aking kinaroroonan. Mabilis ko na nga rin tinapos yung ginagawa ko. At saktong pagkasara ko nga ng zipper ko ay nabigla ko't bahagyang napatras sa kadahilanang meron akong natanaw na figura ng isang matandang babaeng nakatayo at nakakakilabot yung kaanyuan na babalasik na nakatitig sa gawi ko. Napamura pa nga ako nang makita kong dahan-dahan yung naglalakad na medyo kakaiba rin po yung paraan nito ng paglalakad dahil parang nanginginig-nginig po yon. At nakikita ko po yon, Sir Dan, dahil sa liwanag ng buwan ng gabing yon. Nakaramdam na ako ng takot at napatanong sa sarili na hindi kaya yun yung sinasabi sa akin ni Mang Antoy na aswang. Baka totoo nga talagang may aswang. Mukhang ito na nga yung sinasabi nila. Wika ko pa nga po noon sa aking sarili. At bago pa man tuluyang makalapit sa akin yung nilalang, ay narinig ko pong sumigaw noon si Mang Osteng. Iho, ano bang tinatanga-tanga mo dyan? Tumakbo ka na at pumasok ka rito. Wala kang laban kung sakaling dumugin ka man ng nilalang na yan. Sigaw pa nga po noon ni Mang Osteng. Matapos ko nga pong marinig yon, tsaka pa lamang ako natauhan at mabilis nang tumakbo, pabalik sa loob ng bahay. At saktong pagkatalikod ay nakarinig na ako ng malakas na tungal na talagang aaminin ko po, Sir Dan, sa kalalaki kong tao ay dinapuan po ako ng kilabot sa aking katawan. Nagtaasan yung aking mga balahibo at nararamdaman kong nangangatog yung aking mga tuhod. Hayop kang aswang ka! Kilala kitang animal ka! Umuwi ka na sa inyo kung ayaw mong papuntahan kita bukas at idadamay ko pa yung buong pamilya mo. Ipangangalandakan ko sa buong baryo kung anong klase ka. Pananakot na sigaw pa nga po noon ni Mang Osteng. Sabay hampas sa pader ng buntot ng pagi na kanyang hawak-hawak. Hindi naman natinag yung nilalang. Dahil noong makapasok na nga ako sa loob ng bahay at lingunin ko yung nilalang na humahabol sa akin, nakita kong isa na nga po yung nakakatakot na aso na napakapayat at nakamulagat po yung mga mata na halos lumuwa na at kitang kita yung mga ugat. Mura ng mura noon si Mang Osteng. At walang tigil na hinahampas-hampas po nito yung dingding ng buntot ng pagi upang sana ay itaboy yung aswang na yon. Ano? Matapang ka? Halika at lumapit ka dito. At nang makita mo yung hinahanap mong animal ka, sigaw pa nga po nito. At nung makita kong akmang susugod na po papalapit yung nilalang na yon, mabilis na nga pong hinugot ni Mang Osteng yung kanyang itak na kanina niya papalang hawak-hawak sa kanyang kabilang kamay. Sige, lumapit kang animal ka. Sisiguraduhin ko sa iyong tatagpasin ko yung ulo mo. Magkakamatayan akong magkakamatayan dahil hindi ako papayag na meron kang mabiktimang hayop ka. Galit na sigaw at panghahamon pa ni Mang Osteng. Mabilis nang lumabas ng bahay noon si Mang Osteng. Kaya't sumigaw na nga rin ako kay Roxanne
at sinabihang magsara na siya ng pintuan bago nga ako sumunod kay Mang Osteng. Nag-aalala po kasi ako noon na baka mapano yung matanda. At nang makalabas na nga rin po yung matanda, nakita ko namang kumaripas po ng takbo palayo yung nilalang na iyon. Sinundan pa nga po yun ng Mang Osteng papunta sa may likuran ng bahay. Sandali lang po, Mang Osteng. Hintayin niyo po ako. Sigaw ko pa nga po noon sa matanda. At mabilis rin akong humabol dito. Nang maabutan ko nga po siya, mabilis na rin niyang inabot sa akin yung buntot ng pagi at nagsabing hambalusin ko umano yung aswang na yon kung sakasakali mang lumapit yon. Dahil nga sa napakabilis kumilos ng nilalang na yon, kung kaya't hindi na po namin yun naabutan pa, tuluyan na nga po yung nakatakas. Sigaw naman ang sigaw si Mang Osteng. At nagsabing wag na wag umanong magpapakita sa kanya yung aswang na yon. Dahil hindi raw siya magdadalawang isip na sugurin ito sa kanyang bahay at kakalad ka rin papunta sa kalsada. At ipagkakalat kung ano nga ba yung lihim nito. Isang nakakakilabot na huni yung aming narinig noon at malakas na pagaspas ng mga pakpak papalayo. Makaraan lamang po yung ilang minuto, sinabihan na nga po ko ni Mang Osteng na bumalik na raw kami sa bahay. Nang makabalik na nga po kami sa loob, naglagay si Mang Osteng ng nakabalot na asin sa may pintuan at bintana. At pagkatapos, nagpausok na rin po ito ng goma. Pinayuhan niya rin po ako na palagi kong gawin yon, o di kaya ay dahon naman ng bayabas tuwing sasapit daw yung gabi. Kinabukasan naman po noon, nagpasama sa akin si Mang Osteng doon sa kabilang sityo at pinuntahan nga po namin yung matandang naglalako ng kakanin dahil nalaman na pala nito mula kay Mang Andoy yung tungkol sa aming napag-usapan. Noon ngang naroon na kami, hindi humarap sa amin yung matanda. Nagtatago lamang po yun sa loob ng kanilang bahay at yung asawa po nito yung humaharap sa amin at panay po yung paghingi ng tawad kung sakali mang nakapirwisyo daw yung kanyang asawa. Pinagbantaan naman po ito ni Mang Osteng na kapag naulit pa po yun yung kanyang ginawa ay sisiguraduhin daw niyang meron itong kalalagyan. Ay sisiguraduhin daw niyang may kalalagyan ito. Matapos nga po yung pangyayaring yon, wala nang kababalaghan kaming nararamdaman. Nipanganak naman po ni Roxa ng maayos yung aming panganay. At makalipas naman po yung ilang taon, napagpasyahan na po namin ni Roxanne na magpakita na sa mga magulang nito para hingin ng pormal. Dahil baka naghilom na rin yung alita namin. At para hingin na rin ng pormal yung kamay nito dahil pakakasalan ko na nga rin po yung kanilang anak. Kaya nilisa na rin po namin yung lugar nila Mang Osteng. Pero grabing pasalamat po yung aming ginawa noon. Dahil sa kabutihan po sa amin ng matanda, hinding-hindi po namin ito makakalimutan. Grabe rin po kasi yung kabutihang pinakita sa amin ng matanda na hinding-hindi talaga namin malilimutan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Pati na rin sa ating mga tagapakinig. Lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin niyo akong Merwin. At nais ko lang ding ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Nangyari ito noong mga nasa taong 2000. Siya nga pala, sa may bandang Kabisayaan yung aming pinuntahang ito. Hindi ko na lamang sasabihin pa kung anong probinsya talaga yon. Dahil malamang ay marami rin kayong tagapakinig na mula roon. Hindi ko alam kung magugustuhan ninyo ito. Pero sana'y maging babala rin ito
para sa mga madalas na lumuluwas sa mga probinsya. Hindi kasi talaga natin maiwasan yung mga ganitong bagay, lalo pa't dadayo lang tayo sa ibang mga lugar. Yun nga po, nagbakasyon kami ng aking asawa at agad ding bumiyahe. Parang biglaan lang din po ito. At dahil nais naming hindi maantala, ay hindi na kami nakapag-agahan noon. Nagpasya kaming sa terminal na lamang kakain kapag may makikita kaming kainan doon. Siya nga po pala. Noong mga panahong yon, Sir Dan, ay apat na buwang buntis yung asawa ko. Hindi pa naman masyadong mahirap para sa kanya, kaya sumama nga ito sa akin patungo sa probinsya. Bandang mga alas 6 noon, nang umalis kami at agad namang nakasakay patungo sa terminal ng bus. Hindi ko lang talaga matansya kung ilang oras nga yung aming iginugol para sa biyaheng yon. Pagdating namin sa terminal, agad nga kaming naghanap ng kainan kung saan kami pupwedeng kumain. Subalit sa kasamaang palad, sarado nga yung mga karinderya na nasa tapat lamang ng terminal. Dahil doon, naglakad pa ako ng kaunti at sinabihan na lamang si Mrs. na maghintay sa akin. Kapag may nakita kong kainan, babalikan kita at dadalhin doon, okay? Mahirap yung bumiyaheng gutom eh. Sambit ko pa nga sa kanya noon. Tumango naman sa akin yung aking asawa. At tinanaw na lamang ako na naglalakad na palayo. Habang naglalakad ay naging panay yung aking paglinga para makahanap ng mapagkakainan. Subalit kahit nasaang dako ako lumingon ay wala kong makita. Puro mga tindahan lang yung naroroon at wala man lang kahit na isang karinderya. Noong mga sandaling yon, nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa hindi ko malamang dahilan. Agad kong naalala si Mrs. noon, kaya nagmamadali akong bumalik sa kanya kahit pa na wala kong nakitang karinderya na pwede naming kainan. Mabilis akong naglakad patungo sa aking Mrs. At nang natatanaw ko na nga ito ay napalunok ako ng aking laway nang makitang may kausap itong matanda. Hindi maganda yung kutob ko sa matandang yon, kaya binilisan ko yung aking paglalakad hanggang sa ilang dipa na lamang yung layo ko sa kanila. Dahil abala nga yung matandang yon sa pakikipag-usap sa asawa ko, hindi niya ako kaagad nakita. Nang malapit na nga talaga ako sa kanila, ganoon na lamang yung gulat ko nang mapansing naglalaway pala yung matanda at nanginginig rin yung mga kamay. Lumapit ako sa tabi ni Mrs. at tinanong sila kung ano nga ba yung kanilang pinag-uusapan. Dahil doon, sinabi sa akin ng aking asawa na nagbigay nga raw ng suwestyon yung matanda patungkol sa karinderya kung saan kami pupwedeng kumain. Napatitig naman ako sa matandang yon. Inulit niya pa ang kanyang sinabi sa asawa ko at tinuruan kami ng direksyon patungo doon sa kainan na bukas raw ng mga oras na yon. Matapos sabihin yun ng matanda, agad na rin po itong umalis. Ni hindi na nga ito nakalingon sa amin noon eh. Tinanong ko nga yung asawa ko kung napapansin niya yung kakaibang galaw ng matanda at maging yung paglalaway nito. Subalit umiling lamang po yung asawa ko noon. Nakita raw niya na nanginginig yung mga kamay ng matanda at iniisip niya na baka may kung anong karamdaman lamang ito. Ayon pa sa kanya, hindi nga raw siya natakot doon at natuwa pa siya dahil nagsuwestiyon nga yon kung saan kami pwedeng kumain. Dahil wala kaming ibang mapagpipilian at saka gutom na rin talaga kami, nagpasya nga kaming puntahan yung sinasabi ng matanda na kainan. Habang naglalakad kami noon ay pansin kong may mga taong nakatutok sa amin at tila pinag-uusapan kaming dalawa.
Hindi ko alam kung ano yung ibig nilang iparating doon. Pero may kutob ako na hindi tama yung aming ginagawa. Gayunpaman, dahil gutom na nga kaming dalawa ay nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad patungo doon sa likuran ng terminal kung saan daw naroroon yung kainan. Ipinagpatuloy namin yung aming paglalakad hanggang sa makarating nga kami sa may likod ng terminal. Hinanap namin ng maigi yung sinasabing kainan. Pero wala naman kaming nakita noon eh. Babalik na sana kami sa terminal noon. Pero may isang lalaki yung paparating sa amin. Dahil doon, nagtanong ako sa kanya kung saan nga ba naroroon ang nasabing kainan. Itinuro sa amin ng lalaking yon ang karinderya at napailing kaming dalawa ng asawa ko. Dahil tago pala yung lugar na yon. Nagsimula kaming maglakad patungo roon. At noong nasa labas na nga kami ng nasabing karinderya, sinalubong kami ng lalaki na nagpakilalang may-ari umano ng nasabing kainan. Pinapasok niya kami at nang makapasok na nga kami doon sa kanyang karinderya, doon ako nakaramdam ng kilabot. Hindi ko alam kung anong dahilan nun. Pero habang iginagala ko yung aking paningin sa paligid, ay may kung anong kakaiba kong kutob. Sinabihan na niya kaming dumiretso na lamang sa unahan. Nang sa gayon, ay makabili kami ng pagkain na nais naming kainin. Noong nandoon na kami ay bahagya akong napalingon at napatitig sa isang pintuan na sa aking palagay ay patungo sa kanilang kusina. Doon may napansin akong kakaiba. May isang matandang babae kasi na nakatayo doon. Habang mabalasik na nakatitig sa amin. Nagsimulang magtayuan yung balahibo ko noon. Ngunit ayaw ko rin namang mataranta yung asawa ko. Kaya hindi ko na lamang sinabi yon sa kanya. Bumili nga kami ng aming makakain. At agad na naghanap ng pwesto sa may bandang dulo. Pagkaupo namin doon, agad nga akong lumapit sa aking asawa. Nagpalinga-linga pa ako at nang walang ibang tao sa malapit sa amin. Doon nga ako napabulong sa kanya. Hindi maganda yung aking kutob dito. Parang may kung anong mali sa kanila. Masdan mo yung paligid. At naaamoy mo ba yung samyo ng hangin dito? Wika ko pa nga noon sa kanya. Naisip ko kasing buntis ito, kaya malakas yung kanyang pangamoy ng mga sandaling yon. Pagkalanghap niya, ay agad ngang natigilan yung asawa ko noon at iginala rin ito yung kanyang paningin. At nalaman naming hanggang sa mga oras na yon, ay nakatayo pa rin sa may pintuan ng kusina yung aking nakita kanina. Ilang sandali pa ay nakita naming lumapit sa matandang babae. Yung lalaking nagpakilalang may-ari ng nasabing kainan. May kung ano itong ibinulong at agad ding umalis yung babae tsaka pumasok sa may kusina. Pagkapasok ng matandang babae, naglakad papalapit sa amin yung lalaki at nagwika. Mukhang hindi yata kayo nasasarapan sa pagkain ninyo ah. Bakit ba hindi pa ninyo yan sinimulang lantakan? Napalunok ako ng aking laway at sumagot na rin sa kanya. Sinabi kong napakainit pa kasi noon, kaya hinahayaan na lang muna namin na lumamig ng kahit kaunti. Tumango naman ito sa amin at muling nagwika. Ang sabi nito, nagpakuha raw siya ng isa pang putahe sa kanyang kasama at libre na lang daw po yon. Dagdag pa niya ay bago raw kami sa kanilang karinderya, kaya kailangan nilang pagsilbihan kami ng mabuti. Pagkatapos niyang magwika ng mga katagang yon, napatitig ito sa aking asawa at agad na napangiti.
bago tuluyang maglakad palayo. Noong wala na nga yung lalaki, niyaya ko yung asawa ko na umalis na lamang at wag nang kainin yung aming binili. Subalit bago pa man po kami makatayo, ay lumabas na sa kusina yung matandang babae na merong dalang mangkok. Lumapit po ito sa amin at inilapag yung mangkok na yon sa may mesa. Sinabi niyang libre lang daw yon sa mga kagaya namin na bago sa kanilang kainan. Napatitig ako doon sa babae at nakita kong parang may kakaiba sa kanyang mukha. Pansin ko rin yung kanyang madalas na pagsinghap na parang inaamoy-amoy niya yung asawa ko. Lalo na at ng mga panahong yon ay nakatayo ito malapit sa may tabi ng aking asawa. Nagpasalamat na lamang kami sa kanya at kunwari ay sinisimulan na nga namin na kumain. Pero syempre hindi naman po namin kinain yon. Mabuti na lang po at agad naman po itong tumalikod. At nang mangyayari nga yon, tumayo kaming dalawa ng asawa ko at nagkayayaan na umalis na lamang sa karinderyang yon. Wala kaming pakialam kung hindi namin natikman ang mga pagkain doon. Nakaramdam kasi kami ng kakaiba sa kanila. Lalo pa't nagdadalang tao nga sa unang pagkakataon, yung aking asawa. Nung nasa labas na nga kami ng karinderya, narinig ko pang sumigaw yung lalaki at pinapabalik kami. Lumingon ako at nakita ko siya na animoy dismayado sa aming ginawa. Ngunit kahit na ganon ay hindi na kami nakinig sa kung anumang kanyang sinasabi at nagsimula na nga kaming maglakad ng mabilis pabalik sa terminal. Nung naroroon na kami ay pinag-usapan namin kaagad ng asawa ko yung tungkol sa nasabing kainan. Habang pinag-uusapan namin yon, ay meron ngang nakarinig sa amin. Narinig namin to at napansin namin na siya nga pala yung isa sa mga konduktor doon. Sinabi niyang hindi raw sana kami pumunta doon dahil iniiwasan raw talaga yung nasabing kainan. Marami na kasi yung kumakalat na balita na may mga iba't ibang bahagi ng katawan umano ng tao ang sinasahog nila sa kanilang mga niluluto. Dagdag pa nito ay mas lalo palang hindi sana kami lumapit doon dahil nagdadalang tao pala yung aking asawa. Dahil doon ay sinabi kong hindi namin alam yung patungkol sa lugar at maging sa mga taong naroroon. Dahil doon ay sinabihan niya kami na mas maigi kung sumakay na lang kami ng bus kaysa tumambay doon sa may shed. Tumango naman kaming dalawa ng asawa ko at nagpa siyang pumasok at umakyat na nga sa bus na siya namang dapat na rin naming sakyan. Sumama sa amin yung nasabing konduktor at sinabihan kaming bandang dulo umupo para malaman namin kung may kakaibang tao na pumasok sa bus. Nagpasalamat naman po kami dito at bago nga po ito umalis ay sinabi nitong takpan raw namin ng itim na tela yung tiyan ng asawa ko nang sa gayon ay hindi maamoy at makita ng aswang kung sakali mang meron ngang sumunod sa amin doon sa loob. Sinabi rin niyang pagkarating namin sa aming pupuntahan ay gumawa kami ng siga at lagyan namin ng asin dahil hindi raw namin sigurado at baka sundan pa kami. Sa kaparaan ng yun daw ay hindi makakalapit yung aswang sa amin dahil mangangati raw yung katawan nun. Ganoon na lamang yung pagpapasalamat namin sa kanya dahil sa kanyang tinuro. Nung wala na nga ito, napabuntong hininga na lamang kami. Sinabi ng asawa ko sa akin na hindi maganda yung kanyang kutob simula pa lamang noong nasa labas kami ng nasabing kainan. Sinabi rin niyang noong lumapit sa kanya yung matandang babae at maging yung may-ari ng kainan, sumasakit daw yung kanyang tiyan na parang pinipiga raw yung bata sa loob. Dahil doon, nagpa siya kaming huwag nang bumalik pa roon.
At nang medyo naging kalmado na rin po ito, ay muli akong bumaba at bumili na lamang ng tubig at tinapay. Habang bumibili, nagpalinga-linga pa ako sa paligid. At nagulat nang makita yung matandang babae na naroroon at meron pa po itong dalang patalim na ginagamit sa pagkakatay. Nakatingin lang po ito ng masama sa akin pero dahil marami nga pong tao ay hindi naman po ito makalapit sa aking kinaroroonan. Dahil doon, pagkatapos kong bumili, ay agad nga akong bumalik sa bus. Dahil meron naman po kaming dalang ibang mga damit sa bag, humanap nga po ako doon at nakakita naman po ako ng itim na damit. Yun po yung ginamit namin na pantakip sa tiyan ng aking asawa. Sinabihan ko rin siyang yumuko na lamang para hindi siya makita kung sakali. Hindi ko na sinabi yung patungkol sa matandang babae na marahil ay baka binabalak pa kaming sundan. Nung nagsimula na nga po kaming bumiyahe pa uwi sa probinsya, kahit papano ay nakampante naman kaming dalawa ng asawa ko na hindi na nga kami masundan. Subalit para makasiguro at dahil sa pangambang baka maamoy nga ng aswang, yung sanggol na nasa sinapupunan ng aking asawa, hindi ko na muna kinuha yung damit na nakatakip sa kanyang tiyan. Pagka-uwi namin sa probinsya ng aking tiyahin ay sinabi ko sa kanya kung ano nga ba yung nangyari sa aming pagpunta doon. Napamura po ito at sinabing baka karinderya ng aswang yung aming napuntahang kainan. Sinabi ko rin po noon yung binigay na payo sa amin ng konduktor pagkarating namin. Kaya ginawa nga po namin yun kinagabihan. Nagsiga kami sa labas at nilagyan namin ng asin. Nang sa gayon ay hindi makalapit yung aswang sa bahay ng tiyahin ko. Nasabi rin ni tita na baka lumapit nga yung matandang babaeng yon sa asawa ko dahil alam niyang buntis yon. At kursunada na nga nito yung sanggol na nasa sinapupunan ng asawa ko. Sa kabutihang palad ay parang hindi naman po kami nagawang sundan ng aswang na yon. Marahil ay naging epektibo rin yung payong ibinigay sa amin ng konduktor. Simula po nun, naging maingat na kami sa aming mga kinakainan. Naging sigurista po talaga kami. Hanggang sa may panganak na nga rin po yung aming sanggol. Gayunpaman, hindi mo rin talaga sigurado eh. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga taong ating nakakasalamuha, pati sa mga lugar at mga kainan na ating pinupuntahan dahil baka hindi natin alam at napadpad na pala tayo sa kainan ng aswang.